Na-corner sa entrapment operation ng isang security guard na rumaraket sa pagbebenta ng peking sticker sa Cavite. Nagagamit daw ang fake sticker bilang special pass sa subdivision para makaiwas sa bigat ng trapiko. May detalye si Bien Manalo. Kalaboso sa ikinasang entrapment operation ng mga operatiba ng Bacoor City Police Station ang lalaking ito na sangkot sa pagbibenta ng peking Bacoor Solidarity stickers. Nakilala ang lalaki na 42 taong gulang na isang security guard. Inilalagay ang mga stickers sa mga pribadong sasakyan para makadaan sa loob ng mga subdivision sa Bacoor upang makaiwas sa mabigat na trapiko. 3 peking Bacoor stickers ang nakumpiska sa suspect, habang 7 stickers ang may logo naman ng Las Piñas. Ayon sa mga pulis, tanging lokal na pamahalaan lamang ng Bacoor ang otorisadong maglabas ng sticker. Yung original kasi, if you're a resident of Bacoor, it is worth 300. However, pag tagalabas ka ng Bacoor, it's worth 3,000 yung sticker. Ibinebenta nila through Facebook at saka unauthorized dealership fake stickers. May ilang motorista ang tumatangkilik sa mga nagtitinda ng peking sticker sa mas murang halaga. Yung features niya, picture, color, almost the same. However, yung original, I believe meron siyang RFID. Kaya medyo mas mahal siya. Depensa naman ng suspect, galing daw ang mga sticker sa kanyang kaibigan at hindi naman daw niya ito ibinebenta. Sabi po, legit daw. Kaya wala po kaming takot kasi bago lang naman yan eh. Hindi pa naman kami nakabinda yan eh. Ilang kabahan ako kaya ang ginawa ko, tinago ko na siya. Kasi nanginala na ako eh. Sabi ko baka illegal to kasi nagtanong-tanong din ako. Sabi nila delikado yan kasi dapat galing munisipyo. Nagbabala naman ang mga pulis sa mga motoristang gumagamit ng mga peking sticker. Mahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa City Ordinance 255-2023 in relation to cybercrime law at direct assault. Bien Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.